isa na namang minor de edad or underage na OFW, babae, ang na-intercept ng Bureau of Immigration dito sa airport natin sa Manila. Ayon nga kay BI Commissioner Norman Tansingco, nag-worry siya ngayon kasi parang nagsisimula na namang tumaas ang mga nagiging biktima or dumami yung mga nagiging biktima ng human trafficking natin. At ayon din sa IO na nag-interview, mapapansin mo talaga, bukod dito sa pagiging minor de edad niya, hindi nagtutugma yung kanyang mga statement dun sa dokumentong ipinasa niya sa IO, lalong-lalo na dun sa kanyang passport. Kitang-kita raw yung discrimination between dun sa statement niya and dun sa dokumento na kanyang ipinasa. Bukod pa dun sa itsura niya mismo, sabi niya 30 years old siya, pero ang itsura niya talagang mukhang minor de edad. Binigyan ng alias na Lia itong minor de edad, ano, na OFW, babae ito. Papunta ito ng Muscat, Oman as OFW. Nagpakilala itong si Lia na ang edad daw niya 30 years old na siya. Pero ayon dito sa mga Bureau of Immigration, ano, talagang mapapansin mo yung edad niya. Hindi siya mukhang 30 at talagang kitang-kita na siya'y mukhang minor de edad or underage. Ayon kay Lia, yung kanyang mga dokumento katulad ng passport at ibang dokumento niya, birth certificate kasama na rin, inayos daw sa Marawi ng isang nagpakilala sa kanyang agent, travel agent. At the same time, tumira itong si Lia dun sa nag-recruit sa kanya ng almost 6 months sa Paranaque. And then, sakalang niya, after 6 months, sakalang niya nakita yung lahat ng dokumento niya, nung papaalis na siya, inabot mismo sa kanya sa airport. Kaya, doon madalas, ano, lagi kong sinasabi, huwag kayong gagamit ng masyadong paggamit ng cellphone sa loob ng immigration area. Kasi eto na nga yung sinasabi ko na pagka ikaw hindi ka totoong OFW or hindi ka totoong turista, aligaga ka. Tapos tingin ka ng tingin sa cellphone mo kasi nahalata na to, binibigyan to ng instruction. Unang-una, sasabit to kasi yung kanyang dokumento noon lang niya nahawakan during the day na paalis na siya. So, definitely hindi makakabisado nung bata kung ano man yung fake na nakasulat dun sa dokumento niya. Lalo na siguro dun sa date of birth. Baka hindi natandaan, nagkamali. Kaya, ayun. Buti na lang na-intercepto. Kundi, baka isang Pinay na kababayan na naman natin yung mapahamak sa ibang bansa. So, itong si Lia, ipinasa nato sa IACAT eh. Iimbestigahan na ng IACAT to at kung kinakailangang hulihin yung mismong recruiter nito, definitely gagawin ng authority natin. So, ingat. Ganun. Kasimple yun.